Titirahin natin ang asin sa kalawakan. Ang barko na may mga aparato na lulusaw sa bagyo. Sa dagat pa lang kung saan nag-uumpisa ang bagyo, doon ay pahinain hanggang sa malusaw ang bagyo. Ito ay may counter blade pan upang pukuntrahin ang spin o ikot ng bagyo. Meron din itong nakasaboy na yelo upang palamigin ang temperatura o init ng tubig sa karagatan. Meron din itong nakasaboy na asin o sa himpapawid o cloud seeding upang mabuo ang ulap. At pag nabuo ng ulap ay titirahin ito ng laser upang bumagsak doon at hindi na papasok ang bagyo sa hindi na mabuo ang bagyo at papasok sa ating kalupaan. Cloud seeding, parang cloud seeding po kasi bubuuhin natin ng mga ulap doon at saka yung ikot kasi ng bagyo kukontrahin natin sa pamagitan ng pan blade at saka yung bubuo din niya ang pinagmulan ng bagyo kasi init ng karagatan sa ng temperatura doon tapos yung spin po doon pa kanan kailangan ang pan blade natin pakaliwa tapos bubugahan po siya ng para lalamig yung temperatura bubugahan natin ng yelo dahil ang yung guan na yon tapos hindi pag yung para mabuo yung ulap. Mab Gonzales, GMA7. Ay sir, you mentioned po yung mga plano ninyo na ibigay niyo na sa DE. Ano pong may sagot po ba sila? Hindi lang sa DE ito naibigay. Naibigay ko na rin ito sa NAIA, National Irrigation Administration, DE, sa mga mayor at gobernador ng aming lugar. Ngunit ang sagot nila ay yung iba walang budget, yung iba hindi walang pansin. Kaya napilitan akong tumakbong kapitan upang doon sana umpisahan ang aking proyekto na kaloob ng Diyos. Ngunit bigo akong manalo. Mas marami, kunti lang ang aking nakuhang buto dahil ultimo pamilya ko ay hindi ako binuto dahil sa aming reliyon. Sampo lang yata nakuha kong buto noon. Mas marami pa yata ang mga naibigay kong solar lights sa mga bahay at saka sa Witting Seed. Kaya ngayon, subusubukan ko ulit sa Senado. Titirahin natin ang asin sa kalawakan. Tapos pag nabuo na yung mga ulap, kunin rin, i-rainbreaker po yon para babagsak doon ang ulan. Wala na, hihina na po yun ang bagyo.